Hello guys, so it's me again, Mads. Welcome to my vlog. So for today's vlog, we're going to box our bike. Ito siya. So ngayong September 2, may flight ako going Philippines. So magbabasa na ako ng isang buwan. So napag-isipan ko na dalhin yung bike ko kasi lumipat ako ngayon ng medyo maliit na bahay. So wala akong space ngayon para sa bike. So yun, sa vlog na to, magbabox tayo. And then pagka-box, next is punta yung airport sa September 2. And then I book a flight with Philippine Airlines. So yun, tingnan natin kung ano mangyari, kung ano yung mga babayaran. And then yun, kwenta ko na rin hanggang makauwi ako ng Pinas. And then going to Kamsur, Bicol. So yun guys, bye-bye nyo yung vlog na to. And then para sa mga gusto rin magpadala ng bike nila sa next flight nila. So, see you guys. Thank you. Sa wakas natapos din tayo, so na-box natin ang maayos yung box na yung bike natin. So tulad na nakita nyo, tinindahan ko rin siya ng mga damit kasi dapat 25 kg siya. So meron akong dalawang 25 kg, so ito yung isa sa mga baggage ko, tapos isang maleta. So I think hindi siya mag aabot ng 20 kg. So yun, later, tingnan natin sa airport kung magkano yung maging additional cost kasi pagkakalam ko may additional cost sa Philippine Airlines compared sa Emirates na free sana. Kaso late ko na nalaman. So yun, tingnan natin magkano ang maging additional cost ko sa Philippine Airlines. So see you guys! Bye-bye! So yun guys, big shoutout din pala sa Cycle to Cycle. So kay tatay, sila yung nagbigay sa atin ng box. Libre niyang binigay. Tapos yun, may shop din siya dito sa Tikong Barsha ng mga gravel, mountain bike, mga frame kung kailangan nyo ng frame. Bisitahin nyo lang yung page niya, Cycle to Cycle, dito sa Tikong Barsha. Thank you, tatay. So yun guys, andito tayo sa taxi. Dala na natin lahat ng bagahe. And then, puntan tayo na Terminal 1. So, from Dubai, Media City ako. And then going Terminal 1, it took me around 40 minutes. And then it cost me around 95 dirhams a taxi. So yun guys, andito na tayo sa Airport Terminal 1. Nakapili na tayo 3 hours before the flight. And then kung makikita nyo, mahaba na agad yung pila. So, advice ko 3 hours before the flight, punta na kayo dito. And then, ready nyo yung mga papeles nyo, especially yung passport nyo. So dito, magpakikili na tayo ng mga bagay natin na i-check-in. So, sad to say, may babayaran tayo dito dahil na rin sa excess baggage size ng box natin. So, sa pal, binayaran ko is around 45 dirham. So, if sa Cebu Pacific, ang pagkakalala ko, nasa 200 dirham. And then sa Emirates, it's free. It's sa ganitong box ng bike. So exactly 45 dirham. So dito tayo sa excess baggage cashier counter. So dito tayo magbabayad ng excess baggage natin. And then balik tayo dun sa counter kung saan tayo nag-check-in para kunin natin yung ticket natin. Papakita mo lang tong resibo na to na binayaran na yung excess baggage. So yun guys, nakuha na natin yung ticket natin dito. And then naging successful naman lahat. Wala naman naging problema. Maliba lang doon sa binayaran natin na 45 dirham na excess baggage. So now, check natin yung
gate natin and then yung boarding time. Tapos after nito, diretso tayong immigration and then sa boarding gate para mapagpahinga pa ng konti bago ang flight natin. She said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you're see-through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good faith, she hit me like seafood. Remember when I saw you, hi, it's nice to meet you. Know my old girl salty, she just wanna be you. I'm a dog, no Maltese, I don't wanna leave you. Once you're right here, I just don't wanna mistreat you, no. Cause I've been a douchebag before, baby girl, I don't wanna repeat. She just won't please me, she look in my eyes, told me why are you bleeding? And I don't even know how to answer. I take these drugs to my bladder. She say she noticed a pattern, she say I look gorgeous, I tell her I'm flattered, but I hate my reflection when I... See you guys, andito tayo sa aeroplano, on time lahat, and then we're going to fly now. See you guys, see you Manila. Never knew a moment could feel so right, could slow down time like this. Everything I needed is in your eyes and in your mind. Maybe it's crazy to fall so soon, give it all to you. They say, please promise me you'll stay, cause I'm not going anywhere. Hold me under the stars, cause what's mine could be yours if you want it. Baby, show there's no second guessing, I can be myself. You understand so well. Hey, hey, maybe we're crazy and passionate. How we're rushing it. Hey, but I don't care what they say. Diving in anyway, and I'm not going anywhere. So hold me under the stars, cause what's mine could be yours if you want it. Baby, show me all that you are, cause tonight I'll be yours if you want it. You make me so bold. So yun guys, after 9 hours, dumating tayo ng Manila. So everything is on time naman with PAL. And then wala naman naging problema on the way. So now, waiting lang tayo sa bagay natin, tapos doon sa box, na sana wala naman naging problema. So yun guys, andito na sila, andito na yung box ko, everything is in good shape. So yun, naging successful natin yung pagdadala ng box natin. So now, gawin tayo ng Bindia DLTB bus terminal para sa biyahe natin mapuntang Bicol. So usually nag-aeroplano ako going Bicol para matipid ng oras. But for this time, I need to meet my younger brother na may biyahe din ngayong gabi. Thank you.
I deleted all the pictures of you I had on my Instagram. You can't see it in my dreams. I hold you close just like I wish I can. It's late at night, I know you're gone and I can't sleep. So now andito tayo ngayon sa DLTV Vindia para sa biyahe natin papuntang Bicol, Kamsur. So it will took around another 9 hours na biyahe. So sobrang pagod talaga. So this time, natulog na lang ako dito sa buong biyahe ko. But my mind is watching slideshows of our memories. It's late at night, I know. So now, after 9 hours of flight and then I had 4 hours of rest, nakapag-decide na ako na buksan yung box para check na rin kung merong mga naging problema or anything. So I think so far for this one, naging okay lahat ng bagay ko. Walang naputol or gasgas or anything. Thank you guys for watching, and then sa mga nag-isip na magdala ng bike nila going Philippines, let me know. Just comment below kung may tanong kayo. Thank you guys, and then please don't forget to subscribe. Bye-bye.